halaman na ito ang tawag sa English ay water leaf. Katawagan naman dito sa probinsya, colitis. Ito pala ay mayaman sa calcium, phosphorus, at vitamin C. Mayaman din ito sa vitamin E, vitamin A, thiamine, riboflavin, at niacin. Ito'y halaman na ito ay napakayaman sa nutrihino, ngunit mayaman din sa oxalate na bawal sa may kidney disorder. Pero pag binanlian mo ng mainit na tubig o niluto ng half cook lang ay mababawasan ng 50% ang oxalate. Kainaman nito na mabanlian sa tubig na mainit at maluto ng half cook para mas madaling umabsorb sa katawan ang calcium, iron at zinc. May lectin kasi ito na humaharang sa pag-absorb sa katawan ng calcium, iron at zinc. Sa bawat serving na 100 ay naglalaman ng calories 25 grams, protein 2.5 grams, fat 0.4 grams, carbohydrates 4.4 grams, fiber at fiber 1 gram. Kaya naman na alam natin ang bawat serving, lalo na kung may kidney diseases tayo. Pwedeng kainin na sariwa, gawing juice, ilagay sa soup, stew at pizza. Na-amaze nga ako dito sa halaman na to kasi binabaliwala lang dito, para bang damo lang ito, pero napakayaman pala ito sa nutrihino. Kamanghang benefits ng water leaf. Number 1, sampu lahat ito. Number 1, enhances cognitive ability. Number 2, improves blood cells. 3, promotes heart health. 4, eliminates infections and diseases. 5, repairs body tissue. 6, strong bones and teeth. 7, helps in digestion. 8, good for weight loss. 9, improves blood clotting. 10, promotes eye health. So, nakakamangha talaga itong halaman na to. Kaya nagtanim ako nito para sa magamit namin sa aming pamilya. Salamat po at mayroong ganitong halaman. Bye!